ay isa na naman pong naknaka ng gandang umaga hapon sa inyo lahat. Tayo po ay magluluto ng simpleng pork steak na mas pinasarap. Syempre meron tayong pork steak, meron tayong toyo, paminta, kalamansi, bawang, sibuyas na anong depende sa inyo ang trip nyo yung sibuyas. Damihan nyo na po yung kalamansi. Kung wala kayong kalamansi, lemon will do. We have the lasonal, gagamitin natin dahon. We have celery, ito po yung toasted garlic. So, ayan lamang po. Tignan nyo naman po, simpleng mga sangkap lamang. Hindi pa siya lumagpas ng 10. The more garlic, more fun. Okay? So, hindi natin na napakita yung sining na buyo dahil sa huli po natin ilalagay yon. Mega love, shout out. Siyempre, bago ang lahat, linisan po natin ang ating baboy. Magugas po tayo mabuti ng ating kamay, lalo na po pag alam nyo na mas maganda po malinis ang ating kamay. Or, kung meron po kayong gloves, better. Pero wala po kasi kaming gloves, mas masarap kasi yung hinalo-halo natin ng may pagmamahal. Mega love, shout out. So, lagay po natin ng marinate natin siya sa soy sauce, sa maraming bawang, pepper, to taste. Depende po kung gaano karaming pepper ang gusto nyo. Kung gusto nyo yung konti lang, iba kasi allergy sa pepper or paminta, okay lang na wala. So, we can add you the lemon o kaya kalamansi. Kasi mas prefer namin yung kalamansi sa ingredients natin dito sa ating mas pinasarap na pork steak. Pork chop steak. O, oh, diba? O, oh, ayan. Pigain na po natin ng kalamansi. The more, the better. O, oh, diba? So, make sure na, of course, sinugasan nyo rin po yung pinaka balat po ng ating kalamansi. Alam nyo na, kahit na binili natin sa supermarket, mas mabuti na po yung malinis. Diba? Para pamilya naman po natin ang kakain. Shout out po tayo dyan. Again, to all OE Glenn's subscribers, sa mga, again, mga kapitbahay natin dyan. Naka, maamoy na naman natin na nila yung luto ni OE Glenn's Mandarine, yung mga kapitbahay natin dyan. Mababait. Maraming salamat sa nag-sponsor ng kalamansi kasi wala po kaming nabili sa may palengke. Kaya may nagbigay po ng kalamansi dyan sa may kapitbahay. So, ayan na po. Siguraduhin malinis po ang ating kamay. So, much better if you can press the meat doon po sa pinaka-marinate para po manuot po yung pinaka-marinate doon sa ating meat. Okay? So, kung depende kung anong trip nyo, kung gusto nyo ng beef, that will apply to on this process. Mas trip po namin ng pork chop. Sa po tayong taway, nakaw. Syempre, after po natin na matimplahan yung pinaka sauce ng ating marinate, syempre kailangan po natin siyang i-marinate ng at least an hour. O, diba? So, ayan na nga po ang ating na-marinate na pork chop. That's a kilo. Yung pinaka onions po na pork toppings, ganun po ang hiwa nun. Yan po yung celery pampabango at ang ating sili. So, after marinate ng an hour at least, we can start to fry yung ating pinaka-pork. So, yung pinaka-oil kasi po nilalagyan na po namin ng salt. So, syempre, ang gagawin po natin is quick fry po natin ang ating meat. So, quick fry lang po. Wag na po nating palutungin. Hindi po yan breaded pork chop. Hindi po yung pinreitong pork chop pa. This will be pork chop steak. O pork steak. Pork chop steak. Recommended po na balibalik ta rin nyo po siya para po even po yung pagkaka-quick fry po ng ating meat, okay?
na nga yung pinaka-last na piece ng pork chop. So after po natin siya ma-quick fry, set aside po natin siya. Pero yung iba pwede na po talagang kainin yan kasi na-marinate na siya. So meron pa po tayong additional calamansi juice. Mas more calamansi, more fun. So yung pinaka-onion on tops po natin, syempre ki-quick fry lang din po natin yan. Ginamit na rin po namin yung same oil para maglasa po dun yung pinaka-meat po ng ating karne doon sa ating sibuyas. So, just quick fry yung ating onions. Huwag nyo naman po ding susunugin. Eh, kasi itatoppings din po natin yan mamaya. Ay, nakaw! Sabi nga nila, di bali ng sobra wag lang masunog. Sabi nga nila, oh. So, ayun na nga po. Just prepare all of the ingredients so we can start the quick saute. So, igigisa na po natin. O, di ba? So, marinate. Fry the pork, quick fry yung mga itatoppings nyo sa ating nilulutong pork chop steak. So, lagay po natin yung pinaka minarinate natin. Ay, mali pala, hindi pala saute. Ipapukuluan po natin yung pinaka marinate sauce. Yung pinag-marinate po ng ating pork chop. O, diba? Kung natimplahan nyo na po yun, mas masarap. After po medyo kumulo ng konti ang ating marinated sauce, we can add po yung additional calamansi na para po dun sa ating pinaka-sauce ng ating pork chop, o, diba? Nako, yan pa lang po, to be honest. Once nalagay nyo po yung calamansi sa may kumukulong sauce, ay nako, napakabango po. Maamoy na po ng mga kamartes natin dyan. Ay nakaw, shout out sa mga kanak-nakan ng sarap. So once the sauce is boiling, pwede na po natin ibalik yung ating meat. Okay, syempre para mas lumambot po at mas manuot po yung lasa ng ating toyo mansi, kasi pa more on toyo mansi po yan, tsaka ng garlic yung ating pinaka-sauce. Ayan, nagugutom, may nakukumukulo na po yung aking tiyan. Eh, syempre, while cooking, huwag niyo pong kalimutang magsaing. Nako, dahil pang isang kalderong kanin na naman po ito, pang mukbangers na naman po ito, mega love, shout out! Maraming salamat pa. Tuloy po rin po ako nagsasalamat sa lahat po ng tumatangkilik sa bawat video po ni Oi Glens. Kung wala po kayo, wala pong Oi Glens. Maraming salamat po sa inyo. So, ayun na nga po. After po, maboil na naman ang ating pinaka-sauce. After natin lagay yung meat, you can add your preferred na anghang. Kung ayaw naman po ng manghang, pwede naman po huwag nyo pong lagyan ng sili. Pero mas masarap po yan ang may anghang. Then, tsaka nyo po ilagay yung yung onion rings dun po on top. O, diba yan pa lang po ay napakasarap na talaga. Ay, nakaw. O, ano pang gusto nyo dyan? Nakaw. Ayun na po, malapit na po itong maluto. Para po sa pangpatakam po at pangdagdag po ng aroma, tayo po ay naghiwa kanina ng celery. We just love the bling bling bling, yung pinakaamoy po ng celery. Para po pambawas konti ng cholesterol, ay sabi nga nila, don't eat too much fats. Ay, you might get too fat. Ay, nakaw! Pero masarap din kasi talaga yung maraming taba, kahit bawal, sabi nga nila. Ayun na nga po, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapitbahay, mga ka-Oi Glens, I can smell the aroma. Ano pang hinihintay nyo? Magsandok na po tayo ng kanin. O tayo po ay kakain na. Ay, nakaw! Oh, lagot na naman po ang kaldera, sabi nga nila. So prepare na po natin ating pinaka serving for the said pork chop steak. Spicy. Ay, spicy pork chop steak. Ano kaya magandang title ito? O gawin nyo ito sa pork chop nyo para mas masarap. O, di ba? Mega love, shout out. So ayun na nga po, atin na pong na ilagay sa ating plating. Pero mas masarap if you have toasted garlic on top.
para every bite of the said meat, sabi nga nila ay baka ma-high blood. Meron po kagad tayong pangontra ng high blood, yun po yung bawang on top. Masarap po yan. May nabibili pong ganyan. Kung gusto nyo mag-tad-tad po kayo ng bawang at saka nyo po siya i-quick fry ng mabilis for the toasted garlic. But if you can buy sa supermarket, meron po yan. Okay? So ayan na nga po. Ready to eat na po tayo mga kaibigan, mga kanaknakan, mga kamarites, mga ka-oigrens, mga kalafamila. Shout out to all la familia, to all la kapatid. Thank you for all of your support guys sa patuloy pong pagtangkilik sa ating channel at sa ating team. Sana one day we can be one of the best YouTubers, sabi nga nila. So thank you again guys for watching. Isa na naman pong simpleng recipe na punong-puno po ng pagmamahal at passion. Ganun po dapat pag tayo po ay nagmahal. Puno po ng pagmamahal. Shout out!